Ang Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 11 hanggang 12 ay isang sipi mula sa bagong tipan ng Kristiyanong Biblia na tumatalakay sa kahalagahan ng pagtutuli sa konteksto ng pananampalatayang Kristiyano. Sa kanya rin naman kayo ay tinuli ng pagtutuli na hindi ginawa ng mga kamay, sa pamamagitan ng pagtanggal ng katawan ng laman, sa pamamagitan ng pagtutuli ni Kristo. Na kayo'y nalibing na kasama niya sa bautismo, na kung saan kayo'y muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa makapangyarihan. Gawa ng Diyos, na bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Sa talatang ito, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya kay Kristo ay sumailalim sa isang espiritual na pagtutuli. Sa halip na isang pisikal na pagtutuli. Ang pagtutuli kay Kristo ay tumutukoy sa pagputol ng lumang pagkatao, ang makasalanang kalikasan. At muling isinilang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Ang espiritual na pagtutuli na ito ay ginagawa ng Diyos at hindi ng mga kamay ng tao. Pagkatapos ay ikinonekta ni Pablo ang espiritual na pagtutuli na ito sa akto ng bautismo. Kung paanong si Kristo ay inilibing at muling nabuhay. Ang mga mananampalataya kay Kristo ay inilibing din kasama niya sa bautismo at ibinangon sa bagong buhay. Ito ay sumisimbolo sa pagkamatay ng lumang pagkatao at pagsilang ng isang bagong nilikha kay Kristo. Sa pangkalahatan, binibigyang diin ng talatang ito ang kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo bilang paraan ng kaligtasan at ang kahalagahan ng espiritual na pagbabagong nagaganap sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon. Itinatampok din ito ang papel ng bautismo bilang simbolo ng pagbabagong iyon at isang pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya ng isang tao kay Kristo.